ikinagulat ng marami at kinahangaan din ang matapang na pagbabaliktanaw ng singer na si Regine Velasquez sa kanyang buhay kung saan ay naging third party siya noon sa pagsasama ni Augie Alcacid at una nitong asawa na si Michelle. Sa episode ng Magandang Buhay kahapon, March 21, 2022, napag-usapan ng mga host ang third party relationship sa segment na Dear Ma'am She Serie. At dito nga ay naluluhang inalala ng Asia Songbird ang mga panahong nagkamali sila ng asawa na niya ngayon na si Augie at nakasakit ng dalawang inosenteng bata dahil sa maling pagmamahala nila noon. Ang mga batang tinukoy ni Regine ay ang dalawang anak ni Augie at Michelle. Pagpapatuloy ni Regine, hindi raw kasi niya sinasadyang mahulog ang loob niya sa kaibigan pa lamang niya noon na si Augie. Sadyang nangyari lang daw na hindi nila namamalayan. Sa ad ni Regine, "My husband and I started that way. Pero yun kasi, we were good friends. Hindi ko naman sinasadya. Kasi pwede rin namang mangyari rin talaga yun na kagaya ng sinabi mo, hindi mo naman pinipili yung mga mamahalin mo. Gusto ko bang sadyain yun? Gusto ko ba na merong masaktan, diba? May mga matitunong tao na hindi naman yun ang iniisip nila. It's just that sometimes it happens." Ngunit paglilinaw ni Regine, hindi niya raw alam kung ano na ang nangyayari sa relasyon noon ni Augie at Michelle. Sobrang hirap daw ng sitwasyon niya noon na kung kaya nga raw niyang ibalik ang mga nakaraan, ay mas gugustuhin niyang wala silang nasaktang dalawang inosenteng bata. Dagdag pa ni Regine, kahit nagkapatawaran na sila ng dating asawa ni Augie na si Michelle, patuloy pa rin niyang sinisisi ang sarili sa pagkawasak ng pamilya ng dating mag-asawa. Kahit pa nga raw madalas na sinasabi sa kanya ni Augie na hindi niya kasalanan ang nangyari, nananatili sa kanya ang guilt dahil alam niya raw na naandun siya sa eksena at siyang third party noon ang relasyon ni Augie at Michelle. "I was part of it. I was the third party. And na-forgive na ako ni Michelle, na-forgive na ako ng mga tao, except me. I wasn't forgiving myself. And I'm still working on it." Hindi rin napigilan ni Regina magbigay ng tila isang payo sa mga taong gustong pumasok sa ganitong sitwasyon dahil sa kanilang pagmamahal. Ayon sa kanya, sana raw ay mas piliin nila na mahalin ang kanilang sarili bago tuluyang ma-involve sa taong may asawa. Pagpapatuloy niya, "Kunyari meron kang nagustuhan na tao and may asawa pala, hindi mo alam. Before you really make yourself involved with this person, isipin mo muna sa sarili mong kaya mo ding panindigan yun. Kasi really very very difficult to be in that. Every now and then, I would remember what happened to us and I'd still be guilty. So mahirap din to be in that situation na hindi mo naman sinasadya na magmahal ng tao.